mau tulang, tuh OPEC, tuh dessert, oksigen, tuh depression. Sa kulungan natin mga gamit ng ibang pasyente, ano po, gagamitin ang iba ulit. Ano natin gagawin? You should cleanse with alcohol. Awin nyo po, tinatang ko ba? Yung tip, ha? Natin, sige, yun ang kanya na. Paano paglinis ito? Using the cotton wool alcohol to cleanse the tip. Yes, atin ang tip. Atin. Ito po ang ano niya, adjuster niya. So, kailangan paglagay po dito ang ating kanyula sa pasyente natin na may difficult breathing. Kailangan pa ganoon, hindi pa ganoon. Pwede pa, focus. Dapat ito. Depende lang ako. Pasalubong hindi pa. Wala naman siya nag-injury, so pwede po natin itaas ng pag-injury. Kasi ano, itaas. Lagyan sa nostril niya. Ito. Kulpis ang butas ilong niya. Maliit ang butas ang ilong niya. So, i-adjust po natin ito. I-adjust natin. Para kasi ito rin ng kanyang ear, na? May ears, itong tubig, itong ito. So, oxygen tank. The portable oxygen tank. This is the valve. Regulator. Humidifier. Pressure gauge. So this should be a humidifier. Kaya po ang water level is hanggang dito lang. Yung naabot din dito tubig po ha, kasi mag-overflow yan. Magkakaroon ng problema sa functioning ng ating oxygen. It should be the water is only after here, after here na water level. Huwag po doon sa taas ng level niya. It should be here. Water level hanggang dito na po siya. Water level. Hindi pwedeng tumaas doon, sumubra sa guhit sa pinakamataas. So, ang tubig natin nalagay dito ay yung pedestal water, mineral water, huwag na yung tubig sa faucet pa. Kailangan yung mga mineral or yes, water. So, thank you. So, may tubig na dyan, mineral water, dyan, pedestal water, na pwede nalitat na nga dito sa water. So, lagay nalitat. Mabilis na kayo ha? Kasi pag ang pasyente yung tumingin na masyado, pero mabilis ay. Okay. So after that, okay, open na natin ito. At first, ano i-open natin ito? The valve. Parang sa kasan natin, open mo na natin ito. And then, regulate this regulator. Alam mo ang ating biktima?
Pero sa pagiging niya, just slide lang. Pitin natin to. 2 to 3 liters. May mga bilang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 liters per minute. Nakatapat na sa mag-uit-uit yung bilang. Pero sa pagiging slide lang naman siya. Hanggang saan? 2 to 3 liters per minute. Sa pagtas mo nito, may laman niya, sa ganyan ang galaw-galaw itong bola, ito para silver. At ito sa ang bubbles, ito sa baba. So, okay na yon. Kung ang posente naman ay hirap sa pagiging sobra, marami ako na difficult to breathe ang disc niya. Hanggang 5 to 6 liters per minute ang regulation natin. Pero ang posente comatose, kailangan natin liters. Kasi kailangan niya oxygen sa brain. Kaya wala siya. Wala siya yung insufficient. So, okay. Pero sa pagiging ating biktima, slight lang naman, ano? Hanggang 2 to 3 liters. Ating observant ang ating pasyente. After 20 to 30 minutes, yung kanyang paghinga ay tuloy-tuloy na spontaneous na. At nakikita natin yung ating, ano, yung ating tawag nito, yung ating reserve bag, lumulog mo na rin yung plate. Pag ulo rin nakakapit siya ng mga bag, no? Ay, this, ano, tawag ito, this, kalina to, iba, this is, ano, mga, so, ano clockwise, clockwise. So, makikita mo niya mababa na, stop ng pagbaba mo sa pagkakas. At ito na, ito close na. Clockwise. Tapos, ano na ba sa pagkakas? Maka na yan. Wala kasalaman na siya, kasi may regret. Kasi siya lapuhan, pero alam niya na. Pagkakas, kasi alam na hindi yan tayo mababa. Kasi, it's very simple kasi siya lapuhan, hindi alam ang kung paano, di ba? So, dyan, tinuturo ko sa'yo para alam yun kasi may mga ano kayo sa bangko, mayroon mga hirap sa pagkakas. Yung kin, yun ang hotong use oxygen, diba? Make sure it should be this upright position, chain, hindi siya pwedeng nakahiga or nakaka-